Okay, welcome back mga kasape. For today's vlog, ipo-vlog ko ngayon ay tungkol sa basic photography na tungkol sa ISO, aperture, and the shutter speed. So let's go guys! So guys, ang unang-unang sineset up sa camera ay yung ISO. So, yung ISO, ano ba yun? Yung ISO, ito yung sensitivity ng sensor natin sa light. So, meaning, sa pinakamadaling paraan na i-explain ko sa inyo, yung ISO ng camera nyo is, kapag mababa yung number 100, meaning, medyo madilim siya. Pag tinaasan mo siya, liliwanag siya. So, kung nasa isip nyo, ataasan na lang natin ang taasan yung ISO. Kasi, maliwanag pala. No, hindi ko i-recommend yung mataas na ISO dahil habang tumataas yung ISO natin is nagiging grainy yung picture. Ibig sabihin, medyo bumababa yung quality, image quality nung photo natin. Halimbawa na lang, papakita ko ng picture dito. Ayan, kinuhanan ko siya dito sa bahay and then sinet up ko siya sa 100. And then, pinaabot ko dun sa max ng ISO ng camera ko. And as you can see, yung picture na to is medyo grainy na siya. So, I recommend guys, hanggat maaari, is gamitin nyo yung mababang ISO number. So, kapag nasa outdoor ka, normally yan kapag maaraw, 100, okay siya. And then, kapag nasa lilim ka naman na nasa labas, 200 to 400, pwede siya. Tingnan mo muna yung paligid mo kung ano ba yung setup natin. Maliwanag ba? May ilaw ba? Madilim ba? With the location, maiisip mo na agad or madedetermine mo na agad kung ano yung dapat mong gamitin na ISO. Okay, next, sa indoor shoot. So, nasa bahay ka, loob ka ng bahay, sa loob ka ng mall, sa loob ka ng studio. Normally dyan, hindi ako tumataas ng 3,200 sa ISO. So, ililimit ko lang siya doon sa ganong ISO. Pero kung maganda naman yung camera mo, like mga high-end model na, kasi yung mga camera na yan, may iba-ibang capacity ng ISO natin. Minsan 800 lang yung kaya, minsan may 1,000, mayroong 12,800, 10,000. Guys, recap natin, yung ISO is your camera sensor sensitivity. Yung mas mataas na number ng ISO, ibig sabihin, mas maraming light, mas maliwanag. Pero, yung mas mataas na ISO, mas maraming noise. So, keep your ISO low lang para mas maganda yung quality natin. Okay? Guys, yung aperture, ito yung nagko-control sa opening ng lens natin. Ibig sabihin, di ba may lens kayo? May lens kayo. Yung opening ng blades nyo, may blades yan eh. Pag maliit yung number, malaki yung opening, maraming papasok na ilaw. So, same, kapag maliit, yung pag malaki yung number, maliit yung opening. Ibig sabihin, konti lang yung ilaw na papasok doon sa camera nyo. Pero, yung aperture kasi, ito yung kumokontrol ng depth of field na tinatawag sa photography. Yung depth of field is maliit yung number, maliit yung focus area. Okay? Ibig sabihin, itong portion lang na, halimbawa, finocus nyo sa akin yung camera nyo, and then the rest, medyo blurry na. And then yung sa likod ko, blurry na. So, if malaking number, malaki yung focus. Ibig sabihin, pwedeng kapag may kasama ako dito, naka-focus din sila. Or may nasa likod ako, naka-focus din sila. So, ito, yung ginagamit namin yung malaking number ng aperture, F10 to 22, kapag gusto namin na naka-focus lahat ng subject namin. Ito yung perfect sa group photos, landscape photos, architectural photos,
Ayan, basta yung kailangan na malinaw lahat. So, magbibigay ako ng example, kinuha lang ko siya dito. Kung makikita nyo dito, naka-focus yung Argentina, yung maliit na portion lang, di ba, sa kaliwa. And then, nung tinaasan ko yung number, nag-focus na din yung parang maling, di ba? So, makikita nyo siya. So, recap lang natin yung maliit na number, malaking opening, maraming papasok na light, pero maliit yung focus point. So, malaking number, maliit yung opening, konti yung papasok na light, pero malaki yung focus. Okay? So, sana nagets niyo yan. Okay guys, yung last part natin is yung shutter speed. Shutter speed is the amount of time na in seconds nun sa camera natin. So, kung makikita nyo dyan, meron kayong 1 over 50, 1 over 100, 1 over 200, so 1 over 500 pataas. So, ibig sabihin, yung shutter speed natin, ito yung nagkocontrol sa motion. Kapag mataas yung number, shutter speed 800. So, ang kaya niyang gawin, the higher the number, ito yung mas ma-freeze mo yung motion. Ibig sabihin, kapag halimbawa gusto mo mag-jump shot na lang, jump shot. So, di ba gusto mo yung makuhanan yung, siyempre yung nakatalon, di ba? Struggle ko sa marami. Ibig sabihin, kailangan mong taasan para ma-freeze mo yung motion. Kapag gusto mong makuhanan yung pagtalon niya, mabilis dapat yung shutter speed. Kasi yung shutter speed, ito yung gumaganyan sa camera nyo. Ayun, ganun, parang gumababa. Pag kinlik mo yung capture button, gaganon yung lens mo. So, yun yun. So, kapag mas mabilis yan kapag mataas yung number. Perfect yan sa mga sports. Kung gusto nyo nang makuhanan yung mga racing cars, gusto nyo yung, lalo yung mga bata, yung mga aso na gumagalaw. And then, ayun nga, basta yung gusto nyo ma-freeze yung motion, gusto nyo lumilipad, yan, makuhanan nyo. Basta mataas yung number. 800 to 4,000, yan. Kapag mabagal ang shutter speed nyo, kapag halimbawa nasa 50, nasa 30, yun. Basta pag binaba nyo siya, ang tendency niyan, maraming ilaw, pero dito na yung magbe-blur yung subject. So, kung gusto nyo yung talon, hindi siya okay. Talagang disaster. Pero, ginagamit natin yung slow shutter speed kapag gusto nyong maging smooth yung flow ng paggalaw ng isang bagay. So, magpipicture ako ng electric fan para makita nyo yung difference. So, dito, dito ngayon sa picture na to, gumamit ako ng mataas na shutter speed. Kita nyo yung takip niya, meron siyang details na malinaw, di ba? Nakakapture niya. Hindi yung LC, ha, yung takip. Pero dito sa pangalawang photo, kung makikita nyo, parang smooth siya, di ba? Parang yung motion na kuhanan natin kasi mababa yung shutter speed na ginamit ko dyan. Ibig sabihin, matagal na naka-open yung shutter. Basta make sure meron kayong tripod kung gusto nyong makakuha ng smooth na ganito. Ginagamit to sa mga panning, sa mga falls, sa mga water effects, yan. Slow shutter speed. But kailangan nyo ng tripod. Kasi, pag hindi kayo gumamit ng tripod, is
hindi makukuhanan ng maganda. Yan yung tatlong importanteng kailangan nyo matutunan. Yung ISO, yung aperture, saka yung shutter speed. So kapag na-master nyo na yan, good for you. And tuloy-tuloy nyo lang. At malayo pang lalakbay natin lahat sa photography. And then, ayun, practicing nyo lang ng practicing para maging maganda yung result ng mga photos ninyo. Tsaga lang kasi medyo mahirap talaga sa una. Pero kung tsatsagain nyo talaga, kung gusto nyo talaga, is makaka-gain kayo ng magandang output. So, sana may natutunan kayo and don't forget to like and subscribe sa aking channel. And see you guys ulit. Bye!